This is the Infinix Xpad. And kung naghahanap ka pa rin ng tablet na below 10,000 pesos na may okay at acceptable na specs, eh baka gusto munang panoorin itong review video na to. So huwag natin patagalin pa. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, excited ako sa tablet na re-reviewin natin or sa gadget na re-reviewin natin. Alam niyo kung bakit? This is the Infinix Xpad. Tingnan niyo, ang ganda guys, oh. E nakakalain nyo ba na ang presyo lang nito is below 10,000 pesos. So para sa akin, finally, meron ng acceptable na presyo para sa matinong specs or kahit paano acceptable din yung kanyang specs. So ilang araw ko nang gamit to? Ang tanong, sulit ba talaga yan? Ngayon tagalin pa? Pag-usapan na natin yan. Okay, so quick specification, meron itong MediaTek Helio G99. 8GB RAM, 256 of internal storage, meron siyang 11-inch Full HD Plus na display. May 4 speakers, meron pang SIM slot guys na 4G LTE, plus meron siyang 7,000 mAh capacity na battery. Alam ko yung magsasabi sa inyo, Helio G99 na naman, pero guys, wait lang ha. Yung Helio G99 optimized na yan, at kahit pa paano, kung naalala nyo, last year may mga tablet na nirelease na halos kasing lakas ng specs nito, pero ang presyo nasa around 12,000 pesos, plus wala pang SIM slot yun. Ito may SIM card na, plus naka Full HD Plus, at para sa akin ha, ang ganda rin kahit pa nung kanyang design. So para sa presyo guys, isa to sa pinakasulta tablet na pwede mo mabili ngayong taon. And na-unbox ko na rin pala ito guys, no? And syempre basic lang din naman yung laman ng kanyang box. By the way, ang ganda pala ng kanyang box at nakalagay na dyan yung kanyang mga basic information. So sa loob ng box, syempre andito yung kanyang mismong unit na napakaganda itong si Infinix Xpad. And then syempre hindi mawawala dyan yung kanyang kasamang warranty. Wala lang siyang kasamang earphone, no? And then meron din siyang 18 watts na charging brick at yung kanyang charging cable at di mawawala dyan yung kanyang charging pin. Okay, so sa build quality naman, no, una kong napansin, napakaganda yung kanyang display. Meron siyang glass front. Hindi ko lang sure kung anong klaseng protection meron dyan. Meron siyang aluminum back na napakaganda rin guys. Matte finish siya. At meron din siyang matte na frame or aluminum na matte frame. Sa kanan, nandito yung kanyang dalawang speakers, yung Type-C port at yung audio jack. And then sa kaliwa, yung dalawa pang speakers. Napaparinig ko sa inyo mamaya at malakas yung kanyang tunog talaga. And then sa taas, yung kanyang volume rocker at yung kanyang power button at yung dalawa pang mic at yung kanyang SIM tray na hybrid. So dual SIM siya pero yung isang slot is it's either SIM card or memory card. And then wala na masyadong nakalagay sa baba. Usapang display, meron naman tong 11-inch Full HD Plus na display. Meron siyang 90Hz screen refresh rate. Ang kanyang resolution is 1200 by 1920 pixels na 16 by 10 aspect ratio. Meron siyang 200Hz touch sampling rate. And sa kanyang security level, naka Widevine L1 na rin pala. So makakaroon din tayo ng mga Full HD content sa mga streaming platforms. And yes, naka IPS LCD lang to. Pero in fairness guys, maganda yung pinuproduce na color ng tablet na to. Sharp din, kung titignan nyo maigi, naka 1.5K na resolution. Plus nagpapapap din yung mga color niya kung titignan nyo. And hindi, promise, hindi patay at hindi pangit yung color or yung display ng tablet na to. Problema ko lang dito is grabe yung kanyang glare o yung reflection, lalo na pag sa outdoor. Pero bawing-bawi naman kasi kahit ganyang kamura is naka 90Hz screen refresh rate na siya na pwede mo rin naman ma-adjust to auto switch refresh rate. So meron itong 440 nits na peak brightness. So yes, asahan nyo na medyo mahirap makita yung kanyang display, lalo na pag ginagamit nyo itong tablet na to outdoor or sa direct sunlight. So masasuggest ko sa inyo na mas magandang gamitin to sa indoor na lang. Okay, so pagdating naman sa presyo ng tablet na to, meron itong dalawang baret actually, yung 4128 and 8256. So yung 4128 ay yung 7500 na Wi-Fi only. Then yung 8256 naman, which is yung LTE version, is ito yon na 9500. No, para sa akin yung kanyang presyo is sobrang sulit para sa kanyang specs. So saktuhan lang yung presyo, hindi ka guys sa ibang brand na overpriced talaga. At pagdating naman sa kanyang color, actually may tatlong color to eh. Meron siyang Titan Gold, Frost Blue, and Stellar Gray. So para sa akin, ito yung pinakamaganda, yung Stellar Gray. Ganda oh. Malinis lang siyang tignan, no guys. Hindi siya, wala siyang masyadong kung ano-anong pautot na design. So para sa akin, maganda tong design. Saka mas gusto ko na black yung kanyang mga bezels. Kasi diba makita nyo yung ibang review, white yung bezels. So mas maganda sa akin yung design nitong isang to. Okay, so kung gagamitin mo naman ito for work, pwedeng-pwede ito sa Canva, mga editing apps, editing photos, and hindi naman ako nakaramdam ng lag, so bagay na bagay ito sa mga estudyante.
And syempre, hindi rin mawawala yung split screen na nagustuhan ko sa mga tablet dahil pwede ka makapag-multitask nang hindi naglalag. Yun nga lang, napansin ko, parang wala akong makita na floating window sa tablet ito. So, sayang yung laki ng tablet kung walang floating window. And para sa mga nagtatanong naman kung may kasama daw itong pen, unfortunately, wala siyang kasamang pen. So, bilan nyo na lang siya ng stylus pen. And kahit paano, gumagana naman dito yung universal pen. And kita nyo na nakapag-drawing ako dito or nakapag-sulat-sulat ako dito nang walang problema at smooth naman. Yun nga lang, asahan nyo na pag universal pen is talagang walang palm rejection. Pero asahan nyo na mas smooth pa rin naman siya pang drawing at walang delay. Supported na rin pala ito ng 5 GHz na Wi-Fi speed, so hindi ako nakaramdam dito ng problema pagdating sa connectivity. And nagamit ko na rin naman yung kanyang mobile data since naka 4G nga lang siya, no? Asahan nyo na hindi naman ganun kabilis yung kanyang mobile data, pero at least guys, para sa isang tablet na ganito kamurang presyo, natutuwa ako na meron itong kasamang SIM or 4G na LTE. And meron na rin pala itong AI assistant or yung tinatawag nila na Folax. And actually, napakadami rin pwedeng gamitin dito sa AI na ito. Hi, Folax. I am here. Can you open YouTube? So, usapang performance naman, ang chipset ng tablet na to is MediaTek Helio G99, octa-core up to 2.2 GHz clock speed. Ang kanyang GPU is Mali G57 MC2. Meron siyang stacked Android 14 at XOS 14. 4GB of RAM, 8GB of RAM, and 128 and 256 of internal storage na UFS 2.0 na. So yes, stock Android siya guys, no? So wala talaga siya masyadong mga bloatwares. So yes, nalaro ko na to sa iba't ibang klase ng game. Sa Mobile Legends, kaya niya ng low graphics at high frame rate. And hindi naman ako nakaramdam ng lag, maning-manilang actually. And optimized naman kasi talaga ang Helio G99. Pero napansin ko lang habang tumatagal, medyo lang nakakaramdam ako ng lag, pero hindi naman ganong kalala. Sa MLBB naman, kaya niya ng high frame rate at high graphics. And hindi rin ako nakaramdam ng lag dito kasi alam naman natin yung Mobile Legends, kahit yung mga mumurahing tablet or phone, kayang-kaya ng laro to. So, saan nyo, smooth lang din maglaro dito ng Mobile Legends. And napansin ko rin pala dito, kahit paano, smooth din yung kanyang gyroscope. So yes, itong tablet na to guys is okay siya for gaming. Don't expect too much kasi nga alam natin na ang Helio G99 is hindi ganun kalakas. Pero sa tagal na nito guys is syempre optimized na kahit papano yung chipset na yan. So yes, makakapaglaro kayo dito ng games nang saktong-sakto lang, hindi naman ganun kalakas. And pwedeng-pwede na rin to sa mga basic games kagaya ng COD, Mobile Legends at iba pa. And ito naman yung kanyang score sa AnTuTu Benchmark, umabot ng 435,000 plus points. And yes, nasa ganito naman talaga ang score ng mga Helio G99 na chipset. Plus maganda na hindi naman nag-throttle down yung kanyang result sa throttling test. And sa kanyang camera naman, meron itong 8 megapixel rear camera and 8 megapixel selfie camera. At kaya niya mag-record up to 2K at 30fps both front and back. Yun nga no, may 2K at 30fps yung kanyang video recording, pero asahan nyo na hindi ganun kaganda yung quality niya. Kaya hindi ko na masyadong na-testing. So pagdating sa quality ng kanyang mga pictures or photos, kung titignan nyo, okay naman yung kanyang mga pictures. Yun nga lang, talagang masyadong maraming noise at hindi na masyadong detailed. And expected naman yan kasi nga alam natin na ang tablet is hindi talaga focus ang camera. So again, don't expect too much din pagdating sa kanyang camera. Kung usapang social media browsing lang naman guys, actually hindi rin ako nakaramdam ng problema dito since malaki yung kanyang display. And ang maganda rito, naka 90Hz na, and masarap talaga dito mag-browse-browse, lalo na't ganito kagada at ka-sharp yung kanyang display. Sa kanyang battery naman, meron itong 7,000 mAh capacity. And natuwa ako dahil makunat at umaabot sa akin ito ng halos dalawang araw. And yung kanyang charging speed naman ko guys, umaabot ito ng halos dalawang oras sa pag-charge dahil nga meron lang siyang 18 watts na charging speed. So yes, para sa akin maganda talaga ang battery performance nitong si Infinix X-Pad. Okay, usapang speaker guys, meron naman itong 4 speakers. Ayan o, dalawa sa kanan. And syempre, meron din siyang dalawang speaker sa kaliwa. So yung speaker niya guys is para sa akin maganda. Pero husgahan nyo pa rin kung ano sa tingin nyo kung okay ba yung kanyang speaker. Pero pang dedicated display chip for stable FPS at napakagandang AMOLED display na may 144Hz screen refresh rate. This is the Infinix G24 at gusto ko i-share sa inyo kung gaano kasulit itong phone na ito. Umpisaan na natin, tara, let's go! What's up guys, I'm Randy Guzman, welcome back again to my YouTube. Paro kong itong gamit, no? Nakita nyo na guys, yung kanyang speaker is buong-buo, talagang malakas. Hindi ko lang siya maiparinig sa inyo kasi hindi ganun kaganda yung mic ko. Pero promise, maganda yung speaker niya, malakas. Medyo may bitin nga lang talaga pagdating sa bass. Pero at least malakas yung tunog niya, sobrang ganda pag naod ng movies. Hindi mo na kailangan actually mag-headset sa lakas ng kanyang speaker. So thumbs up
maganda yung speaker nitong tablet na to. Okay, so overall ang masasabi ko sa tablet na to guys, sa ilang araw ko na rin na paggamit ko dito, sulit siya. Pero syempre hindi naman siya perfect. Ang mga hindi ko lang nagustuhan dito is medyo may pagka old style yung ano niya, no. Kita niya sa settings pa lang, tapos yung kanyang home screen, and hindi siya ganun ka-customizable. Tapos ayun nga, wala siyang mga features na double tap to wake, screen to wake, wala din siyang mga fingerprint or face unlock. Yun lang naman, sobrang minimal lang. The rest, maganda yung speakers, maganda yung battery life. Yung kanyang specs is okay para sa isang gantong presyo na tablet. And camera is acceptable na rin. Hindi naman tayo nag-expect ng magandang camera sa isang tablet. So, alam mo yun, para sa akin, sulit na sulit tong tablet na to. Pwede mo siyang mabili actually ng mas mura pa kung sa online kayo bibili. Pero ayun, wala na akong reklamo sa tablet na to guys. 100% approved na approved. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!